kung tatanungin nyo kung safe ba mag-buy ngayon, hindi pa. Hindi pa tawag tayo magmamadali ah. Dito hindi tayo pwedeng magmadali. Alright, so welcome back to my YouTube channel. Coach Relip again here ng Coach TV. And today guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano magbasa ng chart. So karamihan kasi sa mga bagong trader ngayon, since bago nga, no, hindi pa sila marunong magbasa ng chart. So hindi nila alam kung kailan sila magbabuy or magsisell ng kanilang coin. So gamit ang gate na tayo, gagamitin natin yung chart using gate.io, no? So maraming mga exchanger na maganda dyan, pero I use gate.io kasi nga marami kasing coins dito, especially mga bagong coins, yung mga potential token na nandito na mura mo palang siya mabibili, right? So kaya marami akong coins na nabili rito, alright, na wala pa dun sa ibang exchanger. Okay, so ibig sabihin mas mura yung mga coins na nandito. Alright, i-full screen ko lang ito para makita nyo. Okay, ayan. So gumagamit tayo ng mga indicator guys. Meron tayong indicator na MACD. So ito yung aking indicator na ginagamit sa pagbabasa ng chart, ng crypto chart. Actually, hindi lang sa crypto mo ito magigamit, pwede rin sa pag-buy and sell ng stocks, pwede mo rin magamit itong indicator na to. Okay, now simple lang siya mabasa or maintindihan. Okay, every time na, di ba, ang trading kasi is buy and sell lang siya. So yun lang ang tanong, kailan tayo magbabuy and kailan tayo magsisell. Okay, so dito guys, ang ginamit ko rito na chart is itong MACD. And nasa 4 hour window time frame tayo. Kaya 4 hours yung pinili ko kasi every 4 hours kasi yan eh, yung time frame niya, diba? Every 4 hours. Unlike kapag ka real time, syempre magulo yung ano noon, magulo yung chart noon dahil maraming bumibili, maraming nagsisell, 'di ba? So para mas makita mo yung kabuuan ng selling or ng transactions ng isang coins, dapat nasa 4 hour time frame ka or nasa 1 day ka or nasa 1 week, depende sa gusto mo. Depende rin sa kung gaano katagal na yung coin na gusto mong tingnan. Pero ang maganda talaga is nasa 4 hour time frame tayo. Tatanungin nyo kung safe ba mag-buy ngayon. Okay. Ngayon, kung gusto mong i-verify yung coin na hindi pa mo, pwede kang hindi pa tawag tayo magmadali. Dito, hindi tayo pwede magmadali. Alright. So, itong ituturo ko sa inyo is scalping lang ito, guys. Ha? Ibig sabihin, pwede kang kumita kasi sa scalping lang. Scalp ka ng coin, pwede kang kumita rin. Alright. Nabaliktad ko na ata. Wait, nagagulo na siya. Ayun na. Okay. Baguhin natin ito. Ayan. So, nasa 4 hour time frame tayo. Okay. Now, ito yung graph niya. Diba? Ito yung history. Kung makikita natin, ito nung October 17. October 7 pala, 2021, last year, biglang nag-drop siya. So, ito yung titingnan natin yung history niya. Nag-drop, tapos tumataas, nagda-drop, tumataas, nagda-drop, tumataas. So, ngayon, kailan ba tayo magbabuy or magsisell? So, dito, kung mapapansin natin yung graph na ito, is dito pa lang, every time na nagkocross yung line ng blue at saka ng red, ayun yung magandang mag-sell. Okay? Or mag-buy. Dito nag-cross din, so magbabuy tayo rito. Dito nag-cross sa taas, so mag-sell tayo rito. Dito, nag-cross yung linya niya, so pwede tayong mag-sell din dito or mag-buy. Depende sa atin. Depende. Dito nag-cross yung linya niya, so dito magbabuy tayo kasi nasa mababa na yan. Alright? Dito, ayan, nag-cross yung linya niya. Pwede tayong mag-buy dito. Dito kasi, oh, nag-cross ulit. So, nag-sell tayo rito, nag-buy. Tapos dito, nag-sell tayo kasi nag-cross yung linya rito. Bumaba, nag-buy tayo rito. Tapos, sell. Nag-buy tayo rito, nag-cross.
nag-sell tayo rito. Tapos nag-cross ulit, nag-buy tayo, nag-sell. Ayun. So every time na may crossing, yung linya nagko-cross, 'di ba? Pwede tayong mag-buy and mag-sell doon. All right? Ngayon, ito, itong time frame na ito. Like for example, ito yung current eh. Ito siya. Yung current na linya. So sa mga nag-buy dito sa portion na to ng 26.0026, ibig sabihin sila yung mga kumita. All right? Bakit? Kasi nabili nila ng mura. Ngayon, inaantay nila na magtaasan yung presyo kasi pataas yung market. And then pag nag-cross ulit, pag inantay nila na magkaroon ng crossing yung red and blue, pwede na silang mag-execute ng buying. Or yung iba naman pwede nang mag-sell. Okay? So ganun lang siya, guys, ganun lang siya. So every time ito, no, itong kung mapapansin natin dito sa chart na ito, na every time na si blue ay nasa taas ng red, 'di ba? So si blue ay nasa ibabaw, si red ay nasa baba. So ibig sabihin, bullish ang market or pataas. Okay, pataas siya kasi nasa na yung si blue nasa taas. Ngayon bumaba ito, nag-cross siya rito. Ang nasa taas ngayon, ang nasa ibabaw ngayon ay si red, 'di ba? And yung si blue ngayon ang nasa ilalim. So ibig sabihin, pababa na yung market. Okay? Tapos dito, may tinitingnan tayo rito, akala natin magko-cross na siya. Pero hindi pa talaga siya nag-cross. Kumbaga nagdikit lang, ano? Pero walang crossing na nangyari, hindi naglumagpas si blue o si red. Ang nangyari, so tuloy-tuloy pa palang bumaba. Okay? Hanggang sa rito na confirm natin na nagkaroon ng crossing ulit and talagang lumagpas na si blue dun sa red. So yun, na-confirm natin yung crossing. Ayan. So ganun siya. Alright. So ibig sabihin, guys, kapag si blue ay nasa taas or nasa ibabaw si blue at nasi red nasa ilalim, ibig sabihin bullish siya pataas. Pero kapag si red naman ang nasa taas, okay, tapos si blue naman yung nasa baba, ibig sabihin pababa yung coins. Alright, so ito yan. May kita natin siya rito. Ito, guys, pwede nating ibahin yung color na to. Pwede kong gamiting pula or green, di ba? Ito, pwede kong gawing green ito. Ayan, di ba? So, depende yan sa kung ano ang nakikita nyo dyan sa end nyo. Alright? Pwede mong baguhin yung color niya. So, baka sa end nyo ang nakikita nyo ibang color. Alright? So, pwede rin yan baguhin. Okay? So, ganun lang ang pagbabasa. Kung tatanungin nyo kung safe ba mag-buy ngayon, hindi pa. Hindi pa tawag tayo magmamadali, ha? Dito, hindi tayo pwedeng magmadali. Kasi sabi mo, ay, wala pang crossing, pwede pa siguro mag-buy. Hindi, hintayin natin yung mag-crossing. Once na na-confirm nyo na nagkakaroon ng intersection, okay, na mag-cross na yung dalawang linya, nag-cross na yung dalawang linya, at nakita mo talagang malinaw na sa'yo na nag-cross na siya, so, dun pa lang tayo mag-execute ng buying and selling. Okay? Kasi ito, baka mamaya, naka-buy ka rito, kasi na-expect mo tataas, tapos bigla pa lang nag-drop. Sayang naman, 'di ba? Sayang yung mga coins na mawawala sa iyo. So, ganun lang siya, no. Hindi lang siya SHIB, pwede ring gamitin mong ibang coins na meron ka or titingnan mo sa kung anong coins ang trending tapos bumili ka doon.